Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Ako muli ang inyong Teacher Peter. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang tungkol sa paglutas ng suliraning routine gamit ang addition. Pero bago yon, magkaroon muna tayo ng isang maikling pagsasanay. Kumuha ng whiteboard o malinis na papel at panulat at i-add ang mga sumusunod na addends na aking ipakikita sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay! Simulan natin! +504. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Sagutin natin. 5 + 4. 9. 0 + 0. 0. 4 + 5 equals 9. Kaya ang ating sagot ay 909. Magaling! Sumunod! 837 + 162. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Sagutin natin. 7 + 2. 3 + 6. 8 + 1. Ang ating sagot ay 999. Magaling! Sumunod! 398 + 826. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Sagutin natin mga bata. 8 + 6. 14. Regroup 1. 1 + 9 = 10. +2. 12. Regroup 1. 1 + 3 = 4. +8. 12. Ang ating sagot ay 1,224. Mahusay! Sumunod. 7,154 + 372. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Sagutin natin mga bata. 4 + 2 = 6. 5 + 7 = 12. Regroup 1. 1 + 1 = 2 + 3 = 5. Bring down 7. Ang ating sagot ay 7,526. Mahusay! At panghuli, 3,831 + 6,529. Mayroon lamang kayong 5 segundo. Sagutin natin mga bata.
1 plus 9, 10. Regroup 1. 1 plus 3 equals 4. Plus 2, 6. 8 plus 5, 13. Regroup 1. 1 plus 3 equals 4. Plus 6, 10. Kaya ang ating sagot ay 10,360. Mahusay mga bata. Ngayon ay itago na muna ninyo ang inyong mga whiteboard at inyong mga marker. Ngayon ay basahin natin ang isang suliranin o word problem. Si Sheldon at si Georgie ay tumulong sa kanilang mga magulang sa poultry farm. Nakapaghango sila ng 2,654 na itlog noong buwan ng Enero at 3,086 na itlog naman sa buwan ng Pebrero. Ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog? Sagutin natin ang mga sumusunod na mga katanungan. Sino ang mga bata sa ating sitwasyon? Tama, sina Sheldon at Georgie ang mga bata sa ating sitwasyon. Ano ang katangian o kaugalian ang ipinakita nina Sheldon at Georgie? Sina Sheldon at Georgie ay nagpakita o nagtataglay ng pagiging matulungi ng mga bata. Tulad ng mga bata sa ating sitwasyon, tumutulong din ba kayo sa mga gawain sa inyong mga tahanan? Mahusay mga bata! Lalo na ngayong panahon ng pandemya kung saan kayo'y nasa loob lamang ng inyong mga tahanan ay tumulong dapat kayo sa inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Tama yan mga bata. Balikan natin ang ating sitwasyon o word problem kanina. Si Sheldon at si Georgie ay tumulong sa kanilang mga magulang sa poultry farm. Nakapaghango sila ng 2,654 na itlog noong buwan ng Enero at 3,086 na itlog naman sa buwan ng Pebrero. Ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog? Upang lutasin ang suliraning ito, sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Ano ang tinatanong o ang asked sa ating sitwasyong binasa? Ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog? Ano naman ang mga ibinigay na datos o given data sa ating sitwasyon? Ito yung mga bilang. 2,654 na itlog noong Enero at 3,086 na itlog noong Pebrero. At upang masagot kung ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog, alamin natin kung anong hakbang o operation ang ating gagamitin. Para malaman ang operation na gagamitin, ay balikan natin ang ating asked o ang tinatanong. Ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog? Para malaman natin ang operation, may word clue tayong makikita sa ating asked. At ang word clue na ito ang siyang magsasabi sa atin kung anong operation ang gagamitin. Ang ating word clue ay ilan lahat. Kapag ilan lahat, ang operation na gagamitin natin ay addition o pagdaragdag. Ano naman ang number sentence na gagawin ninyo sa inyong pagsagot? Dahil nalaman na natin na addition ang operation,
ipakita natin ang number sentence na ating gagawin sa ating paglutas ng suliranin. Ito ang ating number sentence. Gamitin natin ang number sentence na ito upang lutasin ang ating suliranin o word problem. 2,654 plus 3,086. 4 plus 6, 10. Regroup 1. 1 plus 5, 6 plus 8, 14. Regroup 1. 1 plus 6, 7. 2 plus 3, 5. Balikan natin ang ating ask. Ilan lahat ang nakuha nilang mga itlog? Ang ating magiging sagot ay 5,740 lahat ang nakuha nilang mga itlog. Naunawaan ba ninyo mga bata kung paano ang paglutas ng suliraning routine? Ano-ano ang mga dapat na isaalang-alang natin sa paglutas ng suliraning routine? Una ay alamin natin ang tinatanong o ang ask sa ating suliranin o word problem. Ikalawa, alamin natin ang mga ibinigay na datos o ang mga given data. Ikatlo, alamin muna natin ang word clue. Sumunod, alamin ang operasyon na gagamitin sa paglutas ng suliranin. Isulat ang number sentence kung paano isasagawa ang operation. At panghuli ay siguraduhin na tama ang ibinigay na sagot. I-double check ninyo mga bata. Ngayon ay subukin natin ang inyong mga nalaman sa ating aralin. Basahin, unawain, at lutasin ang sumusunod na mga suliranin o word problem. Isaalang-alang ninyo ang mga hakbang sa paglutas ng isang suliranin. Kumita ang tindahan ni Aling Feling ng 2,079 na piso kahapon at 3,920 piso ngayon. Magkano lahat ang kinita ng tindahan sa dalawang araw? Sa paglutas ng suliranin, una nating hanapin kung ano ang tinatanong o ang ask sa ating word problem. Ano ang tinatanong o ask sa ating word problem? Magkano lahat ang kinita ng tindahan sa dalawang araw? Ano naman ang mga ibinigay na datos o given data ng ating word problem? 2,079 pesos na kinita kahapon at 3,920 pesos na kinita ngayon. At bago malaman kung anong operation ang gagamitin, ay hanapin muna natin ang ating word clue. Ano ang word clue sa suliraning ito? Magkano lahat? Ngayon, ano ang operation na ating gagamitin sa paglutas ng word problem na ito? Addition. Ang number sentence naman natin upang malutas ang suliraning ito ay 2,079 pesos plus 3,920 pesos equals n. Ngayon ay ating lutasin ang number sentence na ito. Narito ang solusyon. 2,079 pesos plus 3,920 pesos.
9 plus 0, 9. 7 plus 2, 9. 0 plus 9, 9. 2 plus 3, 5. I-double check natin mga bata. 9 plus 0, 9. 7 plus 2, 9. 0 plus 9, 9. 2 plus 3, 5. Balikan natin ang ating ask kanina. Magkano nga ulit lahat ang kinita ng tindahan sa dalawang araw? Ang sagot ay 5,979 na piso o 5,999 pesos ang kinita ng tindahan sa dalawang araw. Sumunod tayo. Kung 1,279 na batang lalaki at 1,221 na batang babae ang nakahanay para sa flag ceremony, ilan lahat ang batang nakahanay? Upang masagot ang suliraning ito, alamin muna natin kung ano ang tinatanong o ang ask. Ano ang ask sa ating word problem? Ilan lahat ang batang nakahanay? Sumunod, alamin naman natin kung ano-ano ang mga ibinigay na datos o mga given data sa ating word problem. Ano-ano ang ating given? 1,279 na batang lalaki at 1,221 batang babae. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang word clue sa suliraning ito. Nang sa gayon ay malaman natin kung anong operation ang ating gagamitin. Ano ang word clue sa suliraning ito? Ilan lahat? Ngayon, anong operation ang ating gagamitin? Tama, addition o pagdaragdag. Dahil alam na natin kung anong operation ang ating gagamitin, isulat nga ninyo ang number sentence natin sa paglutas ng suliraning ito. (1,299 + 1,221 = n). Ngayon ay isolve natin itong ating number sentence. Narito ang ating solusyon. 1,299 + 1,221. 9 plus 1, 10. Regroup 1. 1 plus 9, 10. Plus 2, 12. Regroup 1. 1 plus 2, 3. Plus 2, 5. 1 plus 1, 2. I-double check nga natin mga bata. 9 plus 1, 10. Regroup 1. 1 plus 9, 10. Plus 2, 12. Regroup 1. 1 plus 2, 3. Plus 2, 5. 1 plus 1. Ang ating ask, balikan nga natin. Ilan lahat ang batang nakahanay? Ang ating sagot ay 2,520 lahat ang batang nakahanay para sa flag ceremony. Nakuha ba ninyo mga bata kung paano maglutas ng mga suliraning routine? Mahusay mga bata!
umaasa akong inyong natutuhan ang ating aralin para sa araw na ito. Ngayon ay dumako na tayo sa ating Aral of the Day. Araw-araw ay may iba-iba kayong karanasan na nangangailangang bigyan ng solusyon gaano man ito kasimple o kahirap. Ang mga pagkakataong tulad nito ay makatutulong sa inyo para maging mapamaraan sa paglutas ng iba't ibang suliranin. Kaya, tandaan ang ating mga natutuhan sa araling ito tungkol sa paglutas ng mga suliraning rutin. Mga bata, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na araling, mga bata, ako muli ang inyong Teacher Peter. Paalam!